lalagyan ko muna ng langis para lumambot. Medyo matagal din kasi na-stock. Kaya matigas na yung kadena. So ayan, naiikot na siya ng maayos. At kanina kasi matigas talaga itong kadena nito. Alright mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Carl's Journal. Ngayon mga bossing, nandito tayo sa ating Raider 150. Ito nga pala yung second generation na Raider carb type. Mag-update lang ako mga bossing kasi meron akong biniling parts, no? Tinanggal kasi namin itong pyesa nandito nakalagay sa mga gulong nito nung nag-convert kami ng smash into mugs. May smash kasi yung kapatid ko na kinonvert namin sa mugs. So nagkaroon, wala kaming spacer, kaya nakahoy yung mga spacer nito. Kaya ngayon, bumili ako ng genuine part, no, sa Suzuki. Kung mapapansin nyo dito mga boss, wala yung mga spacer na original. Kasi nga, nilipat namin sa kinonvert na Smash 115. So ngayon mga boss, gusto ko lang i-update sa mga nice bumili kasi nakikita ko sa online napakamahal at hindi mo sigurado kung genuine or original yung parts. Ito kasi ang nabili natin na talagang sa Suzuki ito, no. Dito sa Kalamba kasi, part nice dito ng Kalamba sa San Cristobal. Meron dito yung Canley Traders na nabibilan or na-orderan ng mga original parts ng Suzuki. Kung sa mga malapit lang dito, Kalamba area or Kabuyo area, may mabibili po mga boss, makapag-order kayo within maximum na ng 1 week kasi sa akin 3 days lang dumating na eh. Ito nga pala yung binili ko na rear axle. Ang tawag kasi dito mga boss ay wheel spacer, no? Magkaiba yung sa front tsaka rear na axle. At dito nga ipapakita ko sa inyo kung magkano ba yung parts, price ng bawat parts na ito. At base nga dito mga bossing, no, per piece kasi siya nabibili. Pero dito nakalagay ay sa front axle, yun nasa ibabaw, rear yun nasa ibabaw ay 92 pesos ang isa. And then sa kanyang front ay 125.51 centavos. Kaya lahat-lahat ito ay umabot siya ng 435, no? 435 pesos yan. Yung apat na pirasong bushing. Kumbaga, ayan, bushing pero wheel spacer kasi sa ang tawag nila. Ito nga pala mga boss, yung part number ng front na spacer. Ayan. Sa front spacer kasi nito, wala siyang parang crown, no? Plain. So, ayan yung part number sa mga gustong bumili or makasiguro na genuine part. So, ito yung part number ng pang front na spacer para sa Suzuki Raider. At ito naman mga boss, yung part number para sa may rear axle. Ito yung spacer para sa rear axle. At i-check nyo na lang mga bossing, no, yung part number. Kasi meron talaga tumitingin sa part number, no, para sa masigurado na genuine yung binibili nila. So ito mga bossing, no, talagang sa Suzuki ko ito binili. Yan, Canley Traders Corporation. Sa may San Cristobal yan mga bossing, no, part ng Kalamba, Laguna. So ayun mga bossing, 435 pesos para sa isang set ng genuine parts ng wheel spacer para dito sa ating Raider 115 na carb type. 4 pieces, harap likod para sa inyong Raider 150 mga boss. Ngayon tatanggalin ko muna yung front wheel para masukat natin kung eksakto pa talaga yung nating nabili na wheel spacer. So ayun, unahin ko muna sa harapan at para masukat. Ito nga palang Raider na ito, babaklasin ko pa rin talaga yung sa mga gulong na yan kasi ngayon susukatin ko lang kung fit talaga. So ayun, saktong-sakto naman mga bossing. At ito kasi yung kanyang pinaka oil seal ay palitin na rin kaya ngayon after ko na ito masukat sa mga susunod na panahon kapag kinondisyon ko na talaga ito, papaltan ko na rin talaga itong oil seal kasi bugbog na rin yung oil seal, maluwag na. Tsaka matagal na rin talaga yan. Kailangan na rin paltan. Sa ngayon, isusukat ko lang muna kung talagang saktong-sakto yung harap at saka likod na spacer na akin nabili. Tapos dito nga pala sa kabilang side, medyo may kakaiba pa rin itong ginawa. Ito nga pala, itong bushing na ito ay hindi talaga siya bushing para sa gulong na ito. At ito nga pala yung tinanggal na
spacer nung kinakabitan ng preno sa likod. Nagkatao naman na pareha sila ng diameter, kaya nga lang may groove ito sa gitna at hindi talaga siya para pang front spacer. Pansamantalang nilagay lang yan. At yung kapares niya kasi, yan, kung susukatin mo ay halos parehas ng lapad. Pero hindi talaga siya doon kasi papasok yung tubig dahil may butas sa gitna. So ito yung nabili natin, saktong-sakto naman siya. At ngayon dito naman sa likuran na gulong, tatanggalin ko rin muna para mailagay yung spacer. Ito talagang kinalawang ng mga boss kasi matagal na rin itong naka-stock. At ang mga kadalasan kasi sa mga parts na ganito, pag habang ini-stock mo, hindi ginagamit. Mas nakikita mo pa yung kalawang eh. Mas kinakain pa ng kalawang kaysa yung madalas mong ginagamit at palagi nalilinis. At ito nga talagang lahat ng oil seal ay sira na. At itong rubber damper nga pala mga boss, ito ano, pasadya lang ito yung mga ginagawa ng mga nagra-rubber bushing. Mas tumatagal kasi, mas matigas yung ginagawa nilang rubber. Malimit kasi yan yung nanggaling sa mga gulong ng forklift. So kaya yun yung kinabit natin dito sa may ating damper. At ito nga mga bossing, titesting natin yung bagong ano, wheel spacer. Ito nga pala yung panlikuran, yung may parang crown. Pag nakabili kayo, yung isa yung plain sa, para sa harapan. At yung panlikuran naman, yung parang may corona na ganito sa kabilang side. Ito yung panlikuran mga boss. Titingnan natin kung sakto. So ayun, saktong-sakto mga bossing. At yung itong buong gulong, pati yung kanyang disc, kailangan nating linisan sa mga susunod na lang na panahon pag maluwag na tayo. Kasi hindi naman madali yan itong ginagawa kong pagkukondisyon ito. Pagka may free time lang. At ayun, saktong-sakto naman yung mga bushing, kaya ikakabit ko na itong gulong doon sa may likuran. At ito nga mga boss, naikabit ko na yung harap at likod na gulong. Makikita nyo, puro kalawang. Yung kadena, sprocket, tsaka yung kanyang disc, tsaka marami na ring part na kinakalawang kasi matagal na naka-stack. So ngayon, lalangisan ko lang muna. And then sa mga susunod, marami pa tayong kukondisyonin dito sa unit nito bago natin tuluyang magamit talaga. So hanggang dito na lang mga bossing, at muli po ay maraming salamat sa inyong oras, sa inyong panonood, at please subscribe po sa ating YouTube channel. Ride safe po palagi mga bossing.